Hi mga kanitib, kunti na lang po yung patungan natin para sa mga leaders natin, kaya napapakamot na ako. Yan, bigyan na natin sila ng ating primary feeds na tinatawag na pre-conditioner. Yung iba ulit, talagang lumilipad sa balde natin kasi gutom na sila. Matatakot din po talaga itong mga breeders natin. Napapansin ko kasi kapag marami silang kumakain, gaganahan po talaga sila. Mga nakaraang araw ang sama talaga ng panahon dito sa amin. So ito yung first day na medyo maliwanag na. Yan. Tapunan natin sila ng patuka. So ito siguro mga binibigay ko, estimated ko lang, nasa mga 3 to 4 kilos lang. Kalahati lang ng baldin natin. So katulad din po ako ng ibang farmers dyan na medyo nauubusan din po ng ating mga patuka. Kaya maghanap tayo ng pwedeng ipatuka sa kanila aside sa feeds. So sa probinsya katulad ko ay hindi po talaga mahirap maghanap ng natural na patuka sa mga breeders natin or sa mga manok natin. So itong nakita ko is papaya, libre lang po ito. Marami kasing tanim na papaya sa amin kasi andito po yung dole. Yan. Ito na yung resulta ng pag-slice natin. Yung purpose mo talaga na pinereso ko ay para makakain po lahat. Kasi kapag buo po yung pagbigay ko, yung makakain lang po yung mga matatapang na manok, mga lalaki ng mga breeders talaga. Tsaka talagang malayo po yung agwatan ng pagtatapon ko ng patuka. So yung papaya po pala ay marami pong benefits. Yung papaya po ay mataas po yung level ng antioxidants. Vitamin A, vitamin C, at saka vitamin E. Magbibigay din po sana ako ng damo. Kaso nga lang, ilang araw na pong umulan doon sa amin. So, ayaw ko pong mapainom ng tubig ulan yung mga manok natin. Baka magkasakit pa. So, imbis na makatipid tayo, magagastosan pa tayo sa gamot. Itong mga manok natin ay tested na po talaga na paborito din po talaga nila itong papaya. At saka yung saging din po. Kaso yung saging doon sa amin, yung mga reject, binibenta. Yung libre lang po is yung papaya at kayo mismo yung pupulot sa papaya na farm. Dahil po busog na yung mga manok natin, bigyan natin sila ng panulak. Kalmado na po sila kasi busog na. Ito yung tatlo dito. Kumakain na ng pagkain ng mga breeders natin kasi kompleto na yung mga buhok nila. At saka nasa tamang edad na rin sila para makatukan itong tupan ng mga breeders natin. Ayan. At saka may tubig talaga yan. Dalaki na nito. Ayan. Dito meron tayong apat. Pinatuka ko na rin ng pagkain ng mga breeders natin kasi medyo malalaki na. Pero yung iba kasi wala pang balahibo masyado. Yung dalawa, kulang pa sa balahibo. Kaya medyo marami-rami yung binigay kong crumble sa kanila. Ito naman sa kanila. Meron tayong apat dito. Yan, medyo maliliit pa. Tsaka yung dalawa, hindi pa masyadong kompleto yung balahibo. So, purong crumbles na yung pinakain ko. Tawag sa pinapatukot talaga natin is Growix, no? Ng Pilmico kasi mura, 31 pesos lang per kilo. Pagkain po yung broiler galing sa mga poultry. Dito naman sa kabila meron tayong lima, maliliit pa talaga to. Yan, mga babae itong andito. Meron tayong isang ulit ba, lalaki ng mga butsi. Dito naman meron tayong lima din. Medyo malalaki na. Magkapatid lang po itong dito at saka dito sa kabila. Kaso ito kasi puro lalaki halos dito kaya malalaki talaga. Una kasing lumalaki talaga yung lalaki. Yan. So non-stop eating.
Tsaka tubig po talaga umaga at hapon since tayo. Meron tayong tatlo dito. Yan. Halos mga babae itong andito. Medyo malalaki na rin kumpleto yung balaibo nila. So baka next week no, pwede natin silang pakainin ng patukan ng mga breeders natin. So ituloy yung patukan nila kasi mga galang naman. Naubusin kasi ako nung ano, nung pagkain ng sisiu talaga natin. Yung parang pat na patukaan. Tulad nito. So itong apat natin, ito yung una siguro ibababa natin, no? Talagang kompletong-kompleto na yung balaibo nila. Ang lalaki, parang broiler, no? Tsaka, yan o, yung patukaan nila. May krambos din po ng konti, pero bukas purong-puro na yan. Lakas ng dumuka ng pagkain ng breeders. Ito yung mga huling sisiu natin nung nakaraang breeding season. Ayan, merong maliit to. Normal lang po talaga merong ganyan, lalo na kapag babae. Ayan, lalaki na rin nila. Dito sa kabila, kasing edad lang po sila dito. Yan, pero merong mga sobrang laki at meron din po mga maliliit, mga babae po yan. Yan o, trabaho talaga nila, inom lang tapos tuka na naman. Sa taong ito, ito yung first natin na sisiu. Yan, meron tayong ani. So, 6 out of 9. At ayan na, nilipat na sila sa bago nating kulungan. So yung iba medyo nahihirapan pang tumayo at medyo may hina pa. Pinamin natin sila ng tubig tsaka pakainin na rin. Galing mag brood ng kanilang nanay. Yan. Ito yung pinakalitis na sisiw natin. Nasa 6 lang. Ito yung pinaka ideal natin na dami ng sisiw. 6-7, pinaka maximum natin 8. Yan. Mas konti kasi mas maganda. Tignan nyo, napaka-healthy ng mga sisiu natin. Hindi pa sila masyadong malakas tumuka. Yan, kasi malakas lalakas sila ng tuka mga edad na nasa 3 weeks pataas. Yan. So, ganitong edad 2 days old, hindi pa gaano ano. Hindi pa gaano magastos sa patuka. Dito tayo gumagamit ng ilaw na wala pong ilaw yan. Natural lang. So ito po yung ano natin, no. Yan, may bubong lang. Tsaka itong ano natin. May kawayan kasi yan sa ano, sa taas. Yan, parang flooring ng ano natin. Yung parang kisame nila. Maganda din po yung ating ano. Mga ganito. Yan. Kawayan na parang ano. Binokbok. Di pa talaga malalamigan yung mga sisiw natin kahit masama yung panahon. Yun mga kalingin, sarap yung mga natutunan naman po kayo sa vlog for today. Shout out kay Alfredo Lucilia, JL Escoto, yan, new subscriber natin, Min Olivario, Del TV, Christian Aguilo, PSMS Lomer Asinas, Musikero Mekaniko, Ryan Sheldon, napaka-supportive talaga nito, Kabakyar TV, Pacman Galion, Sinag Liwanag, yan, maraming salamat po, Ace of Spade, GR Kenzie from North Makilala, yan, maraming salamat po, Shanks Backyard, Boncal Sibs, Charbel Salmo, AgriLife Lifestyle, One Chocunat, at kay Mang Princess din sa atin na talaga napaka-supportive sa mga videos natin. Mga kaniti, kung gusto niyo pong magpa-shoutout, mag-iwalang-walang comments at comment section, at automatic yan, i-shoutout agad kayo no, sa mga susunating videos. Sa mga bago nito na padaan lang, please subscribe po and click the notification bell below para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. Sa mga katanungan dyan, mag-iwalang mo kayo ng questions sa ating comment section at magre-reply po ako kapag naka-type po ako. No? So, yun ang mga kaniti, kita-kita sa susunod kong video. Maraming salamat po.